Okay, so our next packages is yung mga 1.5, 2x2, ganun, okay? So, we have here a 1x1 ID picture. Okay, so yung mga example natin kanina is panay po, galing po sa camera diretso po dito sa Photoshop. So, dito ho, halimbawa, meron na po tayo dating 1x1, okay, in-scan po natin. So, we can use it para i-package po ng 1.5x1.5 passport o kaya any other sizes. Okay? So, let's take for example, gagawin po natin siyang 1.5x1.5. So, ang ating shortcut key for 1.5x1.5 is Ctrl-Shift-F11. Okay? So, Ctrl-Shift-F11, pindutin lang po natin shortcut. So, okay? So, this is the case kapag maliit po yung ating picture. Okay? Kasi naka-base po yung ating action dun sa galing po mismo sa camera, yung malaki na. So, kapag 1x1, ganito po yung mangyayari. Iitim po yung ating picture kasi nga po, yung cropping rectangle natin ay nandun. Okay? So, dito na ho. Nakikita nyo na po yung cropping rectangle para sa 1.5x1.5. Okay? So, ilipat lang ho natin. Sakto po natin yan sa ating maliit na picture. Okay? So, zoom lang natin ng konti. Ang zoom po pala sa Photoshop is Ctrl plus. Okay? Sabay po, no? Ctrl key plus key. Okay? Yung either sa keypad na plus or dun sa plus dun sa taas ng equal sign. Okay? So, kapag na-center na po natin sa ating picture yung ating cropping square, so, double click. So, yung 1x1 natin is magiging 1.5x1.5. Papakita na po natin ng 1.5 na 1.56 pieces. Okay? So, kagaya po kanina, yung size natin for our support rate. So, just press enter. Enter po ulit dito. Okay, so enter pa rin po and press another enter para pumasok na po sa printer yung ating package. So, pwede nyo pong gawin yon kapag pare-parehas po na 4-hour portrait po yung sunod-sunod na ginawa nyo. Okay?